Naging challenge para sa atin ang pandemya, lalo na sa pagpapapayat dahil halos na sa bahay lang tayo at wala masyadong ginagawa. Pero may ibang celebrities na talagang kinareer ang pagpapapayat at para ma-achieve nila ang kanilang desired weight at body goals. May iba naman na dahil sa kanilang kondisyon ay nagbawas din sila ng timbang. The Philippine Showbiz List presents mga artista na shocking and amazing ang pagpayat ngayong 2021. Sharon Cuneta. Itong January 2021 ay sinimula ni Mega ang bagong taon na may slimmer figure. Ito ay matapos mag-post siya sa kanyang Instagram tungkol sa update ng kanyang weight loss. Makikita sa photo na nakasuot siya ng swimsuit at kapansin-pansin ang kanyang payat na waistline. Ayon sa kanyang caption ay size 10 na lang raw ang kanyang swimsuit at matagal-tagal na rin daw siyang hindi nakakasuot ng size 10. Dahil noong kabataan pa raw niya ay 6 or 8 lang daw ang size niya. Dagdag pa niya, kung gusto talaga niyang i-achieve ang size 6 ay kailangan niyang mag-lose ng 20 pounds pa. Humihingi rin siya ng prayers upang makuha niya ang gusto niyang timbang. Napuno naman ng comments sa kanyang post mula sa kanyang taga-suporta at sa kanyang pamilya. Ayon sa kanyang anak na si Frankie Pangilinan, proud na proud ito sa kanyang ina at sabi niya, "Timeless talaga mama ko, Shems. Nahihiya tuloy ako." Andy Agenman. Nag-upload naman si Andy Agenman ng ilang pictures niya kung saan ito raw ay progress report ng kanyang weight loss journey. Ayon sa actress na busy raw siya sa homeschooling, kaya ngayon lang siya nakapag-workout ulit. May isang larawan naman na kinunan last March at siya raw ay may timbang na 75 kilograms that time. Parehas na buwan rin na kung saan ay kapapanganak niya lang sa anak niya na si Baby Kua. Ang isang larawan naman ay kinuna nito November 5 at makikita ang payat na pangangatawan ni Andy na ayon sa kanya ay 59 kilograms na lang siya. Mula naman sa 39 inches, ang kanyang waistline ay 29 inches na lang ngayon. Matatandaan na ilang araw bago ang kanyang mga post na ito ay nagkomento ang kanyang ex-boyfriend na si Albi Casino na super fat na raw ang aktres. Nitong August ay nag-share rin si Andy sa kanyang Instagram tungkol sa kanyang mga fitness routine para sa kanyang mga fans. Ayon sa aktres, makalipas ang 6 na linggo mula sa kanyang kapanganakan ay nagsimula na siya ng ilang light exercises. Siya ay nag-umpisang mag-diet at ayon sa kanya ay may mga panahon na nanghihina daw siya dahil sa mga diets na ito. Pero para sa kanya, hindi raw ideal yon. Kaya gusto niya lang mawala ang kanyang mga excess fats at magdagdag ng mga muscles. Dahil para sa kanya kapag physically fit raw siya, ay emotionally at mentally strong rin siya. Angel Luxin. Isang slimmer ni Angel Luxin ang bumulaga sa Instagram feed ng ilan nitong September 21, 2021. Ayon sa aktres, nag-umpisa raw ang kanyang weight loss journey noong June 2021. May isang short caption naman siya sa isang photo niya habang naka-mirror selfie na "Remember to love every inch of you." Ang kanyang mga post na ito raw ay para magsilbing inspirasyon para sa kanyang mga fans. Humakot naman ng libo-libong reactions ang kanyang post at ang ilan ay mula sa kanyang mga celebrity friends. Nag-comment rin ang kanyang asawa na si Neil Arsena, "On my way." Paulo Contis. Bumaba naman ang timbang ni Paulo ng halos 32 pounds sa loob lamang ng 2 buwan. Ayon sa kanya ay lumobo siya ng halos 210 pounds ngayong pandemic. Ni-reveal naman niya ang kanyang weight loss technique sa isang interview. Ayon sa aktor, dahil hindi na raw siya gaano nakakapag-running at nakakapunta sa gym, ang ginawa niya ay juicing na tinuro ng kanyang ex-partner na si LJ Reyes. 6 days na raw niya itong ginagawa at may isang araw naman siya na cheat day. Para sa kanya, healthy naman daw ito at sobrang effective. Sa panahon na ginagawa ni Paulo ang kanyang detox program, ay na-inspire rin siya na gumawa ng kanyang sariling formula ng juice. Magmula na nag-quarantine, umabot daw si Paulo ng 211 pounds. Pero dahil sa detox juice na tinitake niya at todo-todong exercise, naging 170 pounds na lang siya ngayon. Medyo nahirapan si Paulo sa paghahanda sa kanyang role sa I Left My Heart in Sorsogon dahil kailangan niya magpapayat. Ang laki na ng ipinayat niya na ipinost pa ng aktor sa Instagram. Bumagay naman daw sa kanya dahil kailangan daw talaga sa role. Medyo dusa lang daw sa kanya ang lock-in taping sa Sorsogon dahil halos isang buwan sila roon na walang uwian. Camille Prats. Ang 35 years old na aktres ay nasa fitness best raw ngayon. Dahil noong nagsimula ang pandemic ay halos araw-araw na siyang nag-workout. Nagkaroon naman siya ng YouTube vlog tungkol sa kanyang fitness journey kung saan makikita dito ay kasama niya kanyang fitness buddy at husband na si Vijay Yambao.
Si VJ mismo ang naglagay ng ilang sets of exercises sa app na ginagamit ni Camille. Ang ilan rito ay ang cardio with weights for endurance, conditioning, weight training at ab exercises. Bago pa man ang pandemic ay madalas ang nag-e-exercise si Camille. Siya rin ay nagpipilates para mawala ang sakit na kanyang likod at pagkatapos nito ay ilang exercises na naman. Dagdag pa ni Camille, kapag siya raw ay nag-i-ehersisyo tuwing umaga ay ginagawa niya ito habang walang laman ang tiyan at para sa kanya mas magaan ang kanyang katawan. Isa rin sa mga routine ni Camille ay kanyang pagda-diet na ayon sa aktres ay hindi siya kumakain ng pork at beef, chicken, fish at ilang seafoods na lang raw dahil mas madaling i-burn at healthy ito. Siya rin ay nag-i-intermittent fasting. Kape lang raw ang iniinom niya tuwing umaga at hindi siya nag-breakfast. Tuwing lunch lang raw siya kumakain ng maraming chicken, isda at gulay. Hindi rin niya pinipigilan ang kanyang sarili na kumain ng rice. Ngunit tuwing dinner ay adlay na lang raw ang kinakain niya instead of rice. Isabel Oli. Pinakita naman ni Isabel Oli ang kanyang pre-pregnancy figure makalipas ang isang taon mula sa kanyang panganganak kay Baby Forrest. July 17, 2021, nang pumunta ang pamilya ni Isabel sa isang beach sa Batangas para sa isang bakasyon at i-celebrate ang flat tummy ni Isabel at i-celebrate ang first birthday ng kanilang anak. Kapansin-pansin naman ang flat tummy ni Isabel habang nagtatampisaw sila sa dagat kasama si Baby Forrest. Kaya naman napansin agad ng netizens ang bigla ang pagpayat ng aktres. Makalipas ang ilang buwan, shinare naman ni Isabel Oli ang kanyang fitness journey sa Instagram. Ayon sa aktres, ang umpisa nito ay noong October 11, 2020 kung saan nag-umpisa na maging frustrated si Isabel sa kanyang timbang. Pero ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ay nagbigay motivation sa kanya upang bumalik ang kanyang payat na pangangatawan. Ngunit hindi raw ito naging madali. At may mga panahon pa nga na gusto na lang niya itong tigilan. Pero siya ay tinulungan ng kanyang asawa na si John Prats at kanyang fitness coach upang mag-focus palalo sa kanyang fitness journey. Kisses de Levine. Ang Miss Universe Philippines candidate na si Kisses de Levine ay nagpawaw sa ilang netizens dahil sa kanyang abs. Ayon sa Instagram post ng kanyang pageant mentor na si Jerry Diaz ng Aces and Queens, nag-lose raw si Kisses ng halos 9 pounds o 4 na kilo sa loob ng 3 linggo. Ang ilang bahagi ng kanyang fitness program raw ay food coaching kasama ang isang nutritionist at core training. Dagdag pa niya, tinutukan rin ni Kisses ang kanyang pagkain sa araw-araw at first na daw itong nangyari sa kandidata na mag-lose ng ganito karami. Kaakibat naman ng kanyang fitness program ang regular exercise at online yoga sessions. Janela Salvador. Sa isang Instagram post si Janela noong September 26, 2021, dito ay nagbahagi siya ng kwento ng kanyang pagiging ina. Dito ay sinabi ng kapamilya star na pagkatapos niyang manganak ay hindi raw niya kakalimutan ang self-care. Kaya naman naisipan ng aktres na magpapayat dahil nadagdagan raw ang kanyang ideal weight ng 40 pounds. Dahil raw ito sa kanyang kakulangan sa pagtulog kaya nag-o-overeating siya. Makalipas ang ilang buwan ay naramdaman ni Janela na hindi na siya physically well. Kaya naman determinado siyang magbawas ng timbang upang mas maging masaya siya sa kanyang motherhood journey. Ngunit batid ng aktres na hindi ito magiging madali dahil alam niya sa industriya ang pagiging physically fit ay napaka-importante. Kaya naman naisipan niya ang madaling proseso sa pagbabawas ng timbang, ang liposuction procedure kung saan ay tinatanggal manually ang excess fats ng katawan. Pauline Luna. Pinakita naman ni Pauline Luna ang kanyang pre-baby body habang siya ay nakasuot ng bikini sa Amanpulo. Nag-lose raw ang aktres ng 25 pounds mula sa kanyang pregnancy weight makalipas ang ilang buwan. Kaya naman noong June 6, 2021 ay ipinakita ni Pauline ang kanyang sexy body sa Instagram kung saan mababasa sa caption ang kanyang fitness journey. Ayon sa kanya, nagsimula raw ito noong February 2021 at hindi raw ito naging madali. Lots of hard work raw at disiplina upang ma-achieve ang ganung pangangatawan. Kaya naman laking tuwa raw niya dahil hindi siya nabigo sa kanyang goal. Ayon kay Pauline, ang ilang exercises na ginawa niya ay indoor cycling, occasional boxing at Pilates workout routines. Rian Ramos. Nilinaw ng Kapuso actress ang tungkol sa bigla ang pagbaba ng kanyang timbang na hindi siya dumanas ng eating disorder. Sa katunayan, ang pagpayat ni Rian ang madalas na ikonokomento ng netizens sa mga litratong ipinopost niya sa Instagram. Karaniwan nang sinasabihan si Rian ng netizens na kumain ng maayos at tigilan na ang pagda-diet. Bagamat lantarang nagbabody shaming ang ilan sa mga nagkokomento, marami ang nagpapahayag ng pag-aalala para sa kalusugan ng aktres. Suspecha ng ilang Instagram followers ni
niyan na sobrahan siya sa pagda-diet dahil mayroon siyang eating disorder. Of course not! Tanggi ni Rian nang ma-interview siya sa Chika Minute sa 24 oras. Pag nakatingin ako sa salamin, alam ko, nakikita ko kung ano yung itsura ko. Paliwanag ni Rian. Noong May 15, 2020 sa virtual interview sa kanya ng media, inamin ni Rian nakaramdam siya ng depression habang naka-quarantine. Ngunit hindi raw ito ang dahilan ng kanyang bigla ang pagpayat. Ayon sa actress, dahil parang nafe-feel raw niya na tumataba siya, kaya naman nagsimula siyang mag-cardio at mag-diet. Pero ayon sa kanya, out of stress raw talaga ang dahilan ng kanyang pagpayat. Chyna Ortaleza. Noong June 13, 2021, nag-post si Chyna ng isang larawan na may honest selfie title. Ibinahagi niya ang kanyang digestive condition ang dahilan ng kanyang biglaan na pagpayat. Bago pa raw ang pandemic ay halos 109 pounds sa kanyang timbang, ngunit ito ay nabawasan hanggang naging 86 pounds na lamang ito. Nasa road to recovery na raw siya ngayon, ngunit palagi pa rin niyang minomonitor ang kanyang diet. Dagdag pa ng actress na halos 6 na buwan siya nagtiis sa sakit na ito. Nagsimula raw sumakit ang kanyang tiyan at hindi siya makakain ng maayos. Kaya naman siya nagpa-check up at doon nalaman niya na may ganoon siyang kondisyon. Naging mas mabusisi raw si Chyna sa kanyang mga kinakain, kaya naman pumayat siya ng husto. Dahil sa kanyang pinagdaanan ay mas lalo pang napamahal si Chyna sa kanyang pamilya, na ayon sa kanya hindi siya makaka-recover sa kanyang sakit kung hindi dahil sa kanila. Jessie Mindiola. Shinare naman ni Jessie ang kanyang body transformation sa Instagram story kung saan nag-post siya ng collage ng kanyang before and after weight loss photos. Matatandaan na umani ng iba't ibang reaksyon tungkol sa body shaming ang actress. Sinabi rin niya na nakatanggap siya ng fat memo mula sa kanyang talent agency at kailangan na niyang magbawas ng timbang. Kaya naman dito nagsimula siyang kumain ng healthy foods at nag-e-ehersisyo ng regular. Nag-post raw si Jessie sa kanyang Instagram upang paalalahanan ang kanyang sarili. Nag-post rin si Jessie na kanyang fitness journey sa kanyang YouTube channel kung saan makikita ang kanyang mga exercise sets na ginagawa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!